Nanawagan ng tulong ang ilang overseas Filipino workers sa Maldives para makauwi ng Pilipinas. Tigil operasyon na kasi ang pinapasukan nilang resort dahil sa COVID-19. Nakatutok si Von Aquino. Nag-aalala na ang mga OFW na sina Kay Alves at Folin Pilambato na nagtatrabaho sa isang resort sa Maldives. Tigil operasyon na ang kanilang resort dahil sa lockdown na ipinatupad doon. May ibinigay naman daw na accommodation ng kanilang employer pero may bawas na rin daw ang sweldo nila ngayong Abril. Sinabihan na raw sila ng employer na mag-leave. Yun nga lang hindi raw nila kayang sagutin ang napakamahal na plane ticket pa uwi. Ang hinihingi lang po namin na help is really just to go home as early as possible. Kasi ang issue po kasi, although bukas naman po yata ang Pilipinas, parang may mga flights coming into the Philippines. Pero yung transit flights po kasi namin eh, Singapore, Thailand, Malaysia, closed po lahat. Kaya hindi po kami makauwi. In this times of uncertainty, parang gusto din po natin makasama yung mga family natin. And yun po, hindi din po namin alam kung hanggang kailan po mag-close yung properties. Nananawagan na rin ang OFW na si Christina Goyal para makauwi na ng Pilipinas at makasama ang kanyang pamilya. Pansamantalang magsasara ang kanilang resort hanggang katapusan ng Hunyo, kaya naman kung tatagal pa raw sila roon, hindi na raw niya alam kung saan siya huhugot ng panggastos. It's very hard now to send money at home because the government here is closed. I think this week they opened the bank twice. Pero kung ang tatlong OFW may babalikan pang trabaho, ang OFW naman sa isang hotel sa Mali na si Karen Dalisay, wala na. Tinerminate kasi ng kanyang employer ang kanyang contract bago pa uwiin ng Pilipinas. Pwersahan pa raw ibinawas ng kanyang employer sa kanyang sweldo ang pangbayad sa kanyang plane ticket pa uwi ng Pilipinas at ang bayad sa kanyang tatlong buwang visa. Ang natira na lang daw sa kanyang sahod, $22. Pinagsign kami na i-shoulder namin yung ticket, tapos i-deduct sa amin yung 3 months na visa namin in general na yun sa lahat ng empleyado. Short notice din yun sa amin, so kami nakapagpadala na kami ng pera, so wala din kaming savings talaga. So yung salary lang din namin inaasahan. March 20 nang makauwi si Karen sa Pilipinas, pero imbis na sa kanyang tahanan sa Aklan, hanggang Cebu lang ang plane ticket na ibinigay sa kanya, kaya naman stranded siya roon ngayon dahil na rin sa lockdown. Ang tulong na lang daw ng kanyang pamilya at mga kapwa OFW na nagmalasakit sa kanya ang inaasahan niya habang tumitira sa isang paupahang bahay kasama ang iba pang stranded na OFW. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakahanda naman daw ang gobyerno na tulungan ang mga overseas Filipinos na stranded sa ibang bansa dahil sa mga lockdowns dulot ng COVID-19. Makipag-ugnayan lamang daw sa embahada o konsulado at gagawan daw ng paraan ng DFA na may uwi sila sa lalong madaling panahon. We have to have a list and to estimate kung paano talaga. Tingnan natin lahat ng possibilities how to bring them home. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, namigay ng mga libreng gulay ang